I would just like to share this with you because this is somehow misleading. Sabi sa kanya, baka gusto ni Senator Lacson sa kanya Senator Soto na magkaroon ng maraming rally, meron kami mga tao na 500 pesos per person. Okay? Mas ilan, sabi ko na. And in-identify yung panggagalingan, Rizal, Payatas, Caloocan, Mandaluyo, bahala na kami. Parang human resource department. And that guy even confided to one of our leaders, anyway, who went around. Kasi engaged sa mga social media, yung mga narrative. Sabi niya, actually, ang net take-home noong each participant is something like 200 pesos. 200. Okay, siguro, yun ang net. So siguro, meron pang addition dyan na 100 or 150 for transport and food. I was surprised actually. So, yung palang nag-aati ng mga rallies ng iba't ibang partido, sila-sila rin pala yun. And it was being offered to us. No? And of course, yung leader namin sabi niya, hindi. Kasi sina Senate President at Senator B, mas gusto nila town hall. So, hindi kami masyadong interesado sa mga rallies. So, it ended there. But that's the reality on the ground. And we know that. Most candidates know that. And we cannot blame the people because coming from the pandemic, talagang ang hirap ng buhay. And yun ang sinasabi kong the vicious cycle of vengeance, no? Sa politics natin, sa cultural politics, na paikot-ikot na lang tayo na yung politics of revenge between the candidates and the voters. Pagka-campaign period, sabi ng mga botante, ito lang yung pagkakataon namin na bumawi sa inyo. Kasi alam namin, pag upo nyo, 3 or 6 years, babalikan nyo kami. Mindset naman ng mga kandidato, not all, ano? Of course, pero yung iba, ganun din ang mindset. Eh, sige, magpa-upo na lang tayo ng 45 days, 90 days, kasi pag upo naman natin, babalikan naman natin sila. When will this end?